Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo? Na ikaw ay nililangin para makalakaw sila ng libo. Di tayo pokpok, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurok pa pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala ngang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulogan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkatliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Kaya galing magsalita, maaari ka nila makunan bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakawin ang dagat kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila ay natutunang maayos. Kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Hoy, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa madako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sorry naman. Oo, kakarating ko nga lang. Pambihira. Kakarating ko lang. Kakarating ko nga lang. Umuwi ako sa ano, sa nanay ko, birthday kasi. Oh, happy birthday siya, napakagandang nanay ko at napakabait. Diba? Ako? Linggo pa lang ngayon. Di ko alam, linggo pa lang ngayon? Tama ba, linggo ngayon? Tama, no? Oo, di ba, le? Sige. Nabago pala ako dito sa PC. Oh, ngayon mga kababayan, eto na. Oo.
Wala tayong chismis. Pero, nako. Oo. Ay, nako. Kakapagod bumiyahin. Pagod ako bumiyahin. Grabe. Naloko na. Shoutout muna nga. Shoutout muna tayo. Siyempre, nandiyan si Emily Vasquez, Yuri Dapito, nandiyan si Boss Mio, Elizabeth Andal, Jocelyn Herrera na tumatawag pa. Oo. Cheryl Santa Maria, Maria Malbar, Lord Glenn, nandiyan na rin. Nandiyan na rin si Tita Nida Z. Oo, nandiyan na rin si, Anegos Nola. Magandang gabi po. Oo, nandiyan na yung mga, Pogi. Si Makmak Pablo. Oo, nandiyan dyan na. Oo, boss, nag-live ka ba? Ha? Nandiyan na rin si Boss Katkat. Nandito na rin si, sino pa? Alicia Merin, nandiyan na rin. Nandiyan na rin si Philippine Christian Rapanan, Susano Bisaya, nandiyan dyan na rin. Ay, nako, be like water. Oh, layo. Layo ng Pangasinan talaga, no? 4 to 5 hours, balikan ko yan. 4 to 5 hours, balikan ko sa amin yan. Balikan ko. So, eto na nga mga kababayan, nako. Ewan ko ba itong mga, ilan sa mga taga Davao, no? Hindi naman lahat yan eh. Oo, Boss Katkat, Meg Jeronimo. Opo, shout out. Itong mga taga Davao, mga kababayan, abay, sinisisi ang Pangulo sa pagka-delay nila ng flights nila. Bakit? Eh kasi may repair daw doon sa may airport nila. Eh, problema at ano ba yon? Kasalanan ba ng Pangulong Bongbong Marcos yun? O di kaya ay ni First Lady yun? Pambihira naman talaga itong mga itong mga ilan sa mga taga Davao ng mga bitter. Naloko na. At hindi lang yon. Hindi lang yung delay ng flight nila, kundi maging yung brownout tulad sa lugar nila, Makmak Pablo. Abi, pati brownout isisi nyo sa Pangulo at Unang Ginang. Kundi ba naman kayo, wow, talaga naman. Naloko na. Nandyan na rin si Pinay from DC. Oh, hot. Rad, nandyan na rin. Nandyan na rin si Ramelia Alcartado. Nandyan na. Oh, shoutout po sa inyong lahat. Boss Mike, tingnan mo kung sino nag-like at hindi. Makikita ko ba yun? Oo. Wait. Wait lang ha. Patugtugin mo muna yung paborito natin. Papapasok lamang na balita sa Huwebes na magdedesisyon si Pangulong Duterte kung i-extend o tatapusin ang enhanced community quarantine sa Luzon. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. Yon. Oh, ito na. Anong nangyayari? Saan ka papunta? Dami na. Boss Mike. 50 lang. 51 kasama ka na doon. Huwag ko ba sa mga yan? Ayaw nilang mag-like, Boss Mike. Eh, huwag ko mga eh. Misan ito, mga ito, nakikichismis lang. Oo. Nakikichismis lang sila. So, eto na nga. Wait. So, yun na nga mga kababayan. Kukunti lang yung like. Oo. Ha? Oo. Nandyan na si Jenea Sumera. Nandyan na rin si sino pa ba? Oo. Maria Luisa San Jose. Oo. Sa pa yan, hindi nagla-like yan. Oo. Hindi ko ba alam? Bakit hindi nagla-like? Pinay from DC. Oo, tinanggalan ng jacket yung hindi nagla-like. Oo nga. Irene Padron, nandiyan dyan na rin. Angel Virus Ram, nandiyan na rin. At syempre, nandiyan na rin. Sino pa? Si May Unil. Oo, nandiyan na rin. Celia Africa, magandang gabi po. Oo, sino pa? Boss Mike. Ito, talaga. Si Jomar Lumor, nandiyan dyan na rin.
Well, Ania, Labina, magandang gabi po. At syempre, nandyan na si Jonas Vlog. Nakapag-like na ba kayo lahat? Sa Damam, Saudi Arabia? Pastor Hippo? Nandyan dyan na rin? Apo, Gina Inglet, nandyan dyan na rin po. Daming mga naka-blue. Nora Pagyo, magandang gabi po. Yan, nandyan na si Quiso. Keso, nandyan na rin. Mukhang boxing nga, kapalit no. Diba? Oo, Jumbag, Boss Mike, happy Sunday. Shout out sa inyong lahat. Maria Aileen Malbar, naka-like na. Oh, thank you naman. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Mandali nga, patugtugan mo lang. Papasok namang na balita sa Huwebes na magdedesisyon si Pangulo Duterte kung i-extend o tatapusin ang enhanced community quarantine sa Luzon. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. Nandyan na rin si MCAT 29 bago. Oh, welcome nyo naman si MCAT. Oo. Ayan o. Nancy Magaway, nandyan na rin si Presi Castillo. Magandang gabi po. Dan Reyes, nandyan na rin. Oo. Nandyan na rin si Carlota Magno. Mga bata sa prayer rally ni Duterte. Uy, wala na yun. Wala ni, oo, nandyan na. BMB, Romy, nandyan na rin. At syempre si Catherine Galpo. Huling-huli. Late. Odin Lennon, Emily Vasquez, shout out po, happy Sunday sa inyong lahat. Syempre si Tiger Eyes, nandyan na rin. Oo, magandang umaga dyan sa inyo. Taran Taro, Natalie Steed, oo, dyan sa Hong Kong. Kamusta ka? Anong nangyayari? Bakit binenta? Didigo ang ayungin siyon. Sonia Sigawa, Bernardo de Guzman, shout out po. Mag-like na muna kayo. Sa bibigay mapapapaniwala ang uto-uto na bibigay na agad ang tiwala ng buong buo. Ang bilis na makalaso na dukhang natutukso na ibis na makabangon lalo pang nalulumpo. Mga tao na nabulag sa salamin, tigas ka nga ba o lalo ka pang sasamain? Bigas na kalabot. Nandiyan na rin si CD Gong. Tigas na nga ba tong madupang cake, ang mga sabihin? Cake, cake! Oh, Anderson, nandiyan dyan na. Ayan na nga, nag-like na. Sana lang, oo. Sana lang, isang like na lang. CD Gong, ikaw ba nag-like na? Parang hindi pa. Nandiyan lang si Len Herakawa. Magandang gabi po. Oh, nag-like na ako, sabi ni Natalie. Nandiyan na rin si... Okay na! Stop! Ito na mga kababayan, ang paninisi ng mga lintik na mga ano ha, na mga bitter, ampalaya, no? Ampalaya, hindi siguro kumakain ng mga ampalaya to eh. Oh, umain ako kanina, pinagluto ko ng nanay ko, ampalaya. So, ito na mga kababayan. Nasaan ba yun? Ito ba yun, Boss Mike? Talaga, teka ha. Shelly Urdas, nandiyan na rin, Joseph Isidro. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, Rustico Orquela, nandyan na, ha? Ito, sir, saglit lang. Pwede bang murahin ko si Duterte? Ito. Grabe ka talaga, no? Ito na. Wait. Yan! Ito na, mga kababayan. Itong fake account na to, ewan ko kung fake account ito, ha? Alfonso Inis, shoutout po, Maria Explorers, sa lahat po ng mga bagong daton, ano, mag-uumpisa na po ako. Danilo Garcia, shoutout po sa inyong lahat, Ibet MP. So, eto mga kababayan. Sabi dito, pinost nila kanina ito.
sinuspindi. Ha? Sinuspend ang governor ng Tagum. O, una pa lang, mga kababayan, bakit nga ba sinuspindi yung governor ng Tagum? Aba, eh, ang daming katiwalian. Oh, may katwira naman para suspindihin. Diba? Ang problema ng mga kababayan, kung yan, walang kaabog-abog na sinuspindi. Medel Almares. Oo, diba? Edith Villanueva, Irene Caminong, Whitelock. Alam nyo, ang pagsuspindi ng isang politiko na nanunungkulan sa isang bayan, no? Abay, hindi rin basta-basta. Tama naman yun. Kaya lang nga, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, tulad ni Monette de Guzman at saka ni Tiger Eyes, ha? Kaya nasuspindi yung gobernador nila ron, eh meron ngang mga kaso. Oo. Palibasa kasi may kaso. Milo Pascua. Ngayon, syempre, oh. Eh kung siya ay sumusuporta sa mga Duterte, wala namang problema doon. Pero may kaso ka, kaya ka nasuspindi. May dahilan. Hindi yung walang dahilan, eh bigla ka na lang tinanggal dyan. Diba? O, eh kaso nga meron eh. O, dito, sabi dito, biglang nagkaroon ng repair sa Davao Airport. O, early today, delaying all flights. So ngayon, mga kababayan, nagkaroon nga daw ng repair o pagkukumpuni, Jubel Sunday Italy, Boss GB, ha? Diyan sa airport sa Davao. Kaya nagkaroon ng delay. Oh. Eh normal lang naman 'yun eh. 'Di ba? Eh kahit nga walang nag kukumpuni, nagre-repair Mami Terry, eh nagkakaroon talaga ng ano, ng delay yung mga ano, ha? Yung mga tulad ng Cebu Pacific. 'Di ba? Kahit man pal eh, nagkakaroon ng delay. 'Di ba yung mga airlines na 'yan? Oo. Nagkakaroon talaga yan kahit nga sa ibang bansa, kahit na nandoon sila, nadidelay pa rin eh. Ah, naloko na. Ngayon, ang ibig kong sabihin dito, Eric Fernandez at Mami Terry, no? Yung mga simpleng mga regular o normal na nangyayari, oo. Sa mga palipaligid, oh, tulad nito. Bigla ang nag-repair, na-delay yung flights nila. Tapos ngayon, ito naman, blackout, buong Tagum, without warning or advice, kailan babalik ang kuryente? Sabi dito, dati may advice ang electric co-op tuwing may blackout. Ha? Oh, Mr. President, alam mo ba tong sabotahin na to? Oh, tingnan nyo kung gaano kabastos yung mga yan. Tanong lang po, para lang malaman ng tao kung sino ang accountable. Oh, ikaw ba o asawa mo? Sabi rito. Diba? Alam niyo yung nagtatanong na ng bibintang? Ganyan yung mga ano eh, no? Yung mga ugot eh, diba? Oh. So ngayon, alam nyo naman, maraming kadramahan, white sheep, Boss Ratam, siya lahat po ng bagong dating, tulad ni Demer Benetes, ha? At ni Ramil Cruz. Oo. Mag-like na muna kayo. Eto na, mga kababayan. Halika natin. Op. Bakit ano nangyari? Wait. So yan. Yan. Nakikita nyo pa rin naman, no? So, eto na nga. Tulad nito, sabi ko nga, eto nga, minsan madalas pala, si Del Toto, di ba? Oo. O, madalas, gawain nila yan, Boss Mike, yung gawa. Hindi naman, percent ang satisfaction rate ng mga tao, kaloka, di ba? Gawa-gawa lang nila yan, tapos kay PBB may sisisi. O, lahat na lang sisi. Yun na nga sinasabi ko. Siyempre, gagamitin na naman nila iyan para umatake kay BBM. Oh, hello po, Boss Toto Valduesa. Diba? Pati yung blackout. Bakit nyo isisisi sa Pangulo? Diba? Bakit nyo isisisi sa Pangulo
bakit hindi nyo tawagan yung electric company dyan o kung ano man, ah, yung may hawak ng inyong kuryente dyan? Kasi sa amin, Sempelco eh, di ba? Oh, Sempelco. Oh, dito sa Maynila at makarating na lugar, Meralco. Ewan ko sa lugar nyo. Oh, Chica Bay. Oo, oh, nandyan na rin. Oh, Bida Chan. Oh, Moses Barreto, nandyan na. Oh, di ba? Boss E, Helen Katulos. Oh. Yan ba naman eh, isisisi nyo pa rin sa Pangulo at unang gina? Di ba? Nawalan kayo ng kuryente. So, pag nag-brown out sa atin, sisi natin kay Presidente. Ganun ba yon? Kapag ka nag-brown out, sisi natin kay First Lady. Ah, naloko na. Di ba? So, pag nag-brown out sa atin, Jocelyn Herrera, ha? Sisi natin, vlog natin, ha? Loko-loko ka, Mr. President, ganon? Ah, naloko na. Diba? Sabi ni Boss GB, ob mga yan, lahat na lang aberya, PBBM ang may kasalanan. Ganon talaga sila. Jen Villasor, oh, nanonood dyan sa Singapore. Oh, lahat na lang kasalanan ni PBBM. Oh, si Duterte, may kasalanan niya. Ha? Diba parang may cover o sa secret deal at gentleman agreement, ha? Regina Gumpayan, nandiyan dyan na rin, no? Naimbag na rabi, kada kayo amin, apo. So, parang tingnan nyo, ha? Nagtatanong na naninisi na. Sino daw ba ang dapat sisihin? Sino daw ba ang dapat, sino? Tanong lang po para lang malaman ng tao kung sino ang accountable. O, oh, Nancy Mangaway. Oh, ikaw ba o asawa mo? Sabi? 'Di ba? Tanong nyo sa mayor at congressman ninyo, sila ang mas may control diyan. Sinong niloko nyo? 'Yun na nga, boss, MCAT. Buti pa si Miss MCAT eh, marunong mga tweeran eh. Ah, naloko na. 'Di ba? Oh, bakit pati ka-ob-oban nila, isisisi pa nila sa pangulo? Eh, yun na nga. Eh, baka mamaya eh, hindi na nakakakain ng tama. Oo. Oo. Oh, Guadalupe Tanya. Oo, oh, dito na lang ako. Walang stress. Ah, naloko na. Isa lang naman ang dapat isisi kay PBBM. Yung pagboto kay... Ah, naloko na. Pagsama, no? No? Alam nyo, minsan, ano, no? Napakasakit sa ulo ng mga, ano, no? Nung mga basher ni, ano? Ni Presidente at ni First Lady, no? Sasakit nila sa ulo. Tingnan nyo si Marlica, di ba? Kung ano-ano na lang ang ginagawa eh. Nandiyan na rin si Joby Wadaha. Oh, okay. Nanonood sa Japan. Pero alam nyo, mga kababayan, Carmelita Cres, oo. Eh, napag-desisyonan na yan, no? Dalawa lang ang choice ni PBBM. Oo, si... Nandiyan na si Boss Julie Llanrenas. Oo. Anong kinalaman ng Pangulo sa kanya? Abalo, dumadaan yung kuryente nila. Eh baka mamaya eh si Mr. President ang may hawak ng ano, vibrator ng kuryente nila. Naloko na. Denver D. Oh, shout out. Janine Ariola, magandang gabi po. Oo, patano. O, gabi po. Pag patay kay Rizal, baka isisi. Oo nga. Diba? Fernando Jr., na yung bagarabi po. Hmm. Eh, baka mamaya nga. Oo, pati pagpatay kay Rizal. Siya na may kinalaman. Si Pangulong Bongbong Marcos na. Ah, Francis D. Oo. Sakit na sa ulo, sa totoo lang. Kayo kaya mag-vlog para sumakit din ang ulo nyo. Ah, naloko na. Diba nga, no? Ang hirap nilang ano, no? Paano kaya ito? Paano kaya nila naiisip yung mga ganyan? Ano? Yung mga ganyang kabababaw na mga katwiran? Ah, naloko na. Sabi ni Joycin, oo, lahat naman ng airplane, oo, may delay ang flight. Hindi lang naman na, hindi alam ng Pangulo mga ganyan. Kule. Uy, ako, Benjo Bandal, Amelita, Iwase, nandiyan dyan na rin. Oo, Boss Mike, sariling gawa nila yan. Yun na nga. Oo, buti naman, ano. Kasi, mga kababayan, kapag hindi natin ito pinapansin, alam nyo, eh, akala nila, okay, okay lang. Akira-ira.
Sila lang ang gumagawa din noon para meron maibintang kay PBBM. Maribeta Abadjano, nandiyan dyan po, Karen Casar, o, na yung bagarabi. Saan ba, ano, ha? Saan pa ba magmamana yung mga yung Boss Mike? Eh, di kayo. Ito talaga. Sabi ni Oscar Binaobra, first timer lang, sir. Oh, shout out sa mga mangit sa kabilang puro da papaitan. Si Oscar first time daw. Talaga ba? Clarita. Oh, Kalong. Oh, Kalong he. Oh, shout out. Boss Mio, nasusuka na ako sa sobrang kasamaan ng kampo ni Digong. Kaya nga Jeff Valdez, it's all about money and power. Oo. Ha? Sabi ni Joseph Agbayani, magandang gabi dyan sa Macau. Shout out po sa inyong lahat. Lahat ng mga nandito dito. Ang ingay nila pero si PBBM behave lang kasi very smart si PBBM. Kaya nga, pag nagsalita si BBM, doon sila sakit na sakit. Ah, naloko na. Nakinood ako doon sa rally kanina, nabwisit ako. Ewan ko sa'yo, bakit ka na ano? Ha? Mana-mana, tatayang Boss Mike. Ay, talaga. Sabi ni Boss Obet, oh, hello Boss Mike from Ireland. Oh, layo mo naman. Danny Alonso, magandang gabi po. Oh, Princess D. Ano, palibasa kasi, nung siya nakaupo, panghapon na nga siya magtrabaho, di pa, ano, halos lumalabas ng Malacanang kung ano na lang ang ibubulong ni Bongo. Kaya nga, no? Oh, Salt Destroyer. Oh, talaga? Ah, naloko na. So, yan, ha? Alam nyo, eto pa, ang matinding kalaban pa natin, yung eto ha, may nagbigay nito, Prudencio Bersamina. Ito pa isa. O, lakihan natin para makita nyo. Siguro na nabalitaan nyo na to, no? Meron na bang nag-content nito, JB Villamor? Oo. Meron na ba? Ben Payne, oo. Oo. BMB Romy, baka pag wala silang maiisaing, baka kay PBBM, ayun na nga, pag walang maisaing, sinisisi pa rin, si PBBM. Ben Payne, nandiyan dyan na, Dos Uros. Irene Caminong Whitelock, nandiyan na, Melanie De Chavez. Shoutout, Clarita Kalong eh. Ha, wala bang chismis, Boss Mike? Naku. mapaka-stress na kita, okay. Eto na nga. Merong nag-ano neto, boss, Bongski Aganote. Mga boss, eto ha, eto GC daw ng kampo ni Sara. Oo. Arnedo Olaes. Oo. Ha? Sino ba? Sino? Rosana Marquez. Tita Arellano Madule. Joby Wada. Baby Unite. Biki Obando. Oo, nag-like na. So, eto mga kababayan. Naka-live ako eh. Papatayin ko na lang itong live. Mag-usap na lang tayo. Ganun. Ha? Ayan, Shoutout kay Agot Toribio, Eric Santos. Magandang gabi po. Ha? Nandiyan na rin si Kate Anderson. Ayaw talaga ibaba. Naloko na. Ayun, Mary, ha? Ingat kayo dyan. Love you too. Bye-bye. Kulit ng jowa ko. Naloko. Ayaw ko na talaga mag-jowa. Naloko na. Diba, Eric Santos, boss, magbalita ka, dami upuan sa rally, kulang. Sabi nila, marami na nga daw hinakot. May nagchat-chat sa akin, Boss Mike, ang daming hinakot dito. So, eto na mga kababayan, balik tayo dito, ha. President Sara Movement. Guys, eto yung sa GC nila, ha. Nababasa nyo ba? Ann Phoenix. Rosette. Nandiyan na rin si Nida Galvez. Randy Alvaro, nandiyan dyan na rin. President Sara Movement. Guys,
magpakalat lang ta kayo ng pagsuporta sa mahal nating ano? Guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating pangulo na si Sarah. Bah, si Sarah na pala kinikilala nilang pangulo, Daisy. Rosario Rivera. Kita nyo? Oh. Tapos, yung pong 50K per group po, ang hatian ng bawat members, depende po yan kung ilan po kayo sa isang grupo. Naloko na. Oh. Salamat po, ma'am. Sabi dito nung isa. Oh. Basta po, ipagkalat natin ang paninira, ha? Siya. Oh, Bobong Marcos. Grabe, no? Oh. Sa Bobong Marcos daw. Grabe. Oh. Tapos dito, basta po, ayan, oh. Maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. Oh, ano pa? Ma'am, sabi dito, sino ba itong mga ano, may Ramil, sino ba yung Ramil na 'yon? Oh, DDS, oh, President Sarah Movement. Ganito nandito eh. Oh, saka si Ramil. Oh, ma'am, sa Twitter po kayo mag-register. So may Twitter pa sila. Grabe, no? So ngayon, kayo ba magtataka? Ngayon pa ba kayo magtataka? Kung bakit lumalabas ang maraming fake news laban sa Pangulong Bongbong Marcos at Unang Ginang. Siyempre, etong mga ito na binabayaran ng kung sino, ha? Oh, hindi naman kasi tinukoy dyan kung sino yung nagbibigay ng 50,000 kada grupo. 50,000 kada grupo, mga kababayan. Diba? Oh, 50,000 kada grupo. O, halimbawa, 10 kayo, 50,000, tag-ilan kayo nun? 50,000. Ilan yun? Tagli-5,000? Diba? Tagli-5,000, no? Mr. Yuso? Oh, tagli-5,000, mga kababayan. Sa tingin nyo? Naloko na. Sa tingin nyo, ako, si Sangkay, si Coach Jarrett, diba? At iba pang mga vloggers, Direk Freddy, sino pa? Si Mark Ramos, Takero, sino pa? Si Makmak Pablo. Si Makmak Pablo, kita nyo naman, ano? Oh, papayag yan para manira sa halagang 5,000? Naloko na. Sa tingin nyo, ako, 5,000? Naloko na. Hingi na lang ako kay Maria Luisa. Di ba Maria Luisa? Oh, Lenny Tulyaw. Oh, shoutout po sa lahat ng bagong dating. Ano? 5,000? Eh, kayang-kaya nyo namang ano? Kayang-kaya ko ng ano yun, no? Isang kembot? Kembutan ko na lang si Maria Luisa, tapos na. Naloko oh. Na. Sabi ni Kate, oh, sisiw lang yung 50K na yan. May 54 billion kaya si Polongges. Naloko talaga na. Talaga ba? Hmm. Diba? And scare. Oh, ay, naloko na. So, kita nyo. Ngayon, mga kababayan, Dan Reyes, baka dyan napunta ang konti. Oh. Ngayon, mga kababayan, kung ganito na may mga bayan, normal kasi yan, alam nyo si Sarah. Eleksyon pa lang naman eh. Nagpapapromote na yan, Maricoy. Mami, nako, oh. Naloko na. Nagpapapromote na yan. Siyempre, di ba? Si Takero. Oo, oh, eh, alam nyo naman si Takero din, di ba? Oo, oh, sama nyo na ako. Naloko na. Di ba? Eh, nung panahon na yon, ilib na ilib pa kami kay Sarah at kakampi naman ng Pangulong Bongbong Marcos.
Namigay yan ng regalo, isang box. Meron dong ano, greetings ni Sarah. Merong t-shirt, may hoodie. At syempre, may token. Naloko na. Diba? Oh, ano, nagpapa-promote sa kapit. So, syempre, oh, bilang ano rin, appreciation natin, di ba? Gawa mo naman ng kahit na isang video. Thank you naman, Shara. Ganon, di ba? Naloko na. Oh, limang... Sabi ni Mama Mi TV 5K, grabe naman ang mura. Sabi dito, oh. Good evening, Nilida Ugali. Nandyan na, oh, di ba? 5K, busi. Isang buwan, 5,000? Pwede ba sa akin yan? Naloko na. Eh, pwede yan kay Banat Bay. Oo, eh, 2,000 nga, tinatanggap nun eh. Naloko na. Diba? Basta may pera. Oo, tatanggap yun. Naloko na. Hmm. No, yung walang wentang Thunders, oo, mga 1 million monthly. One Piece Bower, oo, nandiyan dyan na. So, kayo, oh, Katarina Korea, oh, magandang gabi po. Oh, one day ko lang ginastos. Oh, talaga, yaman? Yaman ni Boss Clarita, oh. Naloko na. Diba? Sabi dito ni Irene Maria Toribio, hello Boss Mike, oo, nakachempo din. Mag-like ka muna. Oo. 5K para sa prinsipyo. Eh... Sko, 5,000, no? Dapat sa akin na lang sila humihingi pag 5,000 lang. Ah, naloko na. Elizabeth Andal, oh, oh, rally na nga ma- maito, ano, ma- mautog talaga, ha? Huh? Oh, Mama Mi TV, nandiyan dyan na. Oh, Chat Pimentel, magandang gabi, Kabsat. Oh, oh, mababayaran kaya ako 5K lang? Ah, naloko na. Oo, ibigay nyo na lang kay Banat Bay. So, si Banat Bay, tatanggapin niya. Cyril, ano, Pakeyo, oh, watching daw. Kaloka, di ba? JB Kalika. Oh, shout out dyan sa Dubai. Boss Ratam, wala si Banat Bay. Ewan ko, baka ano. Ano nangyari sa kanya? Emma Ordonez. Oh. Ay, nako. O, siya, eto na nga, mga kababayan. Mm. O, panoorin nyo to, ha? Nod! Nakay nila, may babala pa si... Wait. Ah. Estrella Barrios, nandiyan na rin. Tolitz Talag, o, Emma Ordonez. Shout out po sa lahat ng bagong dating Inday Eret. Oo, ha? Boss Lani, magandang gabi po. Oo, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga boss, tulad ni Regs the Inspector, mag-like, mag-share, at mag-subscribe na. Oo, Weng Bigayan, oo, ha, watching from Singapore. Eto na, pasok! Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo ngang nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero giit niya, wala siyang isunuko at tanging pag-iwas lang sa gyera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. China will decide to erect. Alam nyo yon, inamin niya na, na nakipagkasundo na, pinangangatwiranan pa. Naloko na. Umamin ka na nga. Diba? Victoria Malto, shoutout po, ha? Jocelyn Pinto, umamin ka na nga eh. Oh, umamin ka na, digo. Tapos, bigla mong ano, pangangatwiranan yung pag-amin mo na nakipagkasundo ka sa China. Naloko na. Dahil ang katwiran daw nila, mga kababayan. Oo, mamaya tatalakayin natin. Papahagingan ko lang. Oo, okay lang daw yan. Okay lang daw na, ha? Agawin ng mga ano, ng mga incheck yung ating teritoryo. Dahil daw, tinulungan naman daw tayo
nung panahon ng pandemic dahil nagbigay naman daw ng vaccine nung panganahon ni Digong. Ah, naloko na. So, ganun ba yon mga kababayan? Yung presyo ng ating mga teritoryo, yung ating exclusive economic zone, mga kababayan, yun lang yung presyo? Ah, naloko na. Naniniwala ba kayo doon? Si Digong? Naloko na. Naval base there. Can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa aligasyong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa... Uy! Ayan na nga. Oh, meron na nga daw. Digong, ayan oh. Ang ganda ng ngiti. Sabi ni si Xi Jinping, oh. Meron na kaming bagong isla. Di. Nakita nila yung ayungin. Ha? Scarborough. Nakita rin nila, di ba? Kunin pa natin yung isya. Ah, naloko na. Sakupin na natin lahat. Ah, naloko na. Wala stick ano. Si Digong naman, sige, okay lang yan. Oh, tubig lang yan eh. Isla lang yan, okay lang. Ah, naloko na. Diba? Ganon si Digong eh. Naloko okay lang na. Yan, kahit na ano eh. Ano, tubig lang. Ah, dami tubig sa Davao, bigyan ko kayo. Diba? Yung mga katwiran ni Digong, tubig lang yan, isla lang yan, marami kami yan. Ah, naloko na. Ah, naloko na. Oh, nandiyan na si Bike Barsaga, Rosario Rivera, Bayani Pitobias, Jean Milla-Puentes. Oo, maraming hakot sa rally. Alam naman natin, hindi na kayo nasyanay sa paghahakot nila. Ah, naloko na. Diba? Hindi na kayo nasyanay. Hakot dito, hakot doon. Bata, matanda, may ipin o wala. Okay. Naloko na. Si Duterte lang ang nag-iisang naging presidente na umaalma. Siya pamumuno ng pumalit sa kanya. Palibasa, siya Kim sa kapangyarihan. Diba? Oo, laklakayan nga ulbod ni Digong. Simpleton President si Maudig. Pambira. Sige, panoorin nyo kung paano ito. Ganda ng ngiti, oh. West Philippine Sea. Sa press con niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. Ayan ha, may usapan daw sila. Totoo. Romel Mariano, ha? Pinagpalit nila tayo sa Sinovac. Cheers. Oh, pasok. The thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there as is where is. Eh, paano nga? Paano yan? Eh, nandoon nga yung mga patrol boats nila. Paano nga yan? Oh, inaangkin na nila at hindi na tayo makapunta doon at tayo'y hinaharas na. Maniniwala ba ang tao yung bayan na walang mababago? Na maniniwala ba kayo na walang mababago? Dahil nagkausap sila? Eh bakit ang daming nabago, Digong? Bakit hindi tayo basta-basta nakakapag-supply ng mga pagkain at kagamitan ng ating mga kawal doon sa Sierra Madre? 'Di ba? Oh. Bakit? Digong, kung yun yung inyong pinag-usapan, edi dapat awayin mo si Xi Digong. Ay, si Jinping. Pero alam mo, hindi nga namin kayo mapakinggan na batikusin itong mga incheck na to. Diba? Tokmol data. Naloko na. Ha? Laklakyudan nga ulbod. Laklakayan nga ulbod ko na yun. Ah, na. Oh, Digong is the worst and dangerous, sabi dito, president we ever had. Ayan na nga, yung movement, para lang siya Pinas, pero sa ang China, okay lang, magtayo ng military facilities. Buang! Naloko na. Grabe ka, Tiger Eyes. Grabe, no? So, alam nyo, mga kababayan, ewan ko bakit nagpipilit pa rin sila.
Ha? Oo. Ghost Boodle Hunter, shout out. Looking forward ako sa hamon ni PBBM na mag-usap sila ni Digong tungkol sa Ayong Insyol. Ang tanong, ah, magpakita kaya siya sa presidente? Eh, Diyos ko, lahat naman ang siya na nga nag-ahamon eh. Hindi pa nga dumarating eh. Si Digong, mag-ahamon yan pero hindi yan sisipot. Puro lang ngaw-ngaw ito eh. Oh, ewan ko bakit marami pa rin naniniwala rito sa matandang to, no? Naloko na. Ewan ko. Dahil ba dito, mga kababayan? Kaya ano? Kaya marami pa rin ang ha? No, nagpapaniwala. Ayan, yan, 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 yan. Lakihan natin, Boss Mike. Eto. Ayan, yan ba yun? Oh. Oh, guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sarah. Yung pong 50K per group po ang hatian ng bawat members. Depende po iyan kung ilan po kayo sa isang grupo. Ayan, oh. 50K? Oo, basta po. Ipakalat natin ang paninira sa Bobong Marcos. Oh, maghintay lang po kayo ng next gagawin sa susunod na araw. Kita nyo kung gaano kasama itong mga ito. Ah. Ngayon, alam nyo na, ha? Yes, in Janeiro, ito si Roque gagamitin nito. Oo. Oh. Ang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace. Archer Sagi, oh, shout out po. Ang issue ng gentleman's agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayong Insyol. Oh, ngayon mga kababayan, gagawin nilang sinungaling si ano, si Roque. Alam nyo naman kasi itong badiday na to eh. Madaldal din eh. Diba? Marie Carmedrano, alam nyo mga kababayan, ako naniniwala ako ha, totoo yung sinasabi ni Roque. Kita nyo na, di ba sinabi niya na, oh, okay lang yan, huwag kayo magpapadala ng ano, ng pangkumpone. Ayaan nyo, mabulok dyan. Walang ginawa. Walang ginawa itong administrasyong Duterte para makumpone yung ating barko dong Sierra Madre. Oh, buti pa, si Pinoy, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Oo, di ba? Eh, tuloy-tuloy yun, nagdadali sila, inuunti-unti nila na maayos yung barko natin. Pero itong si Digong, mga kababayan, oh, may ginawa ba? Wala. Oh, ayun mismo yan kay Roque. So ngayon, sasabihin nyo, si Roque yan eh. Alam nyo, ako, naniniwala ako ha, spokesperson yan ng Pangulo, Miss B. Para sabihin natin na walang alam yan. Kayo ba naniniwalang walang alam yan? Spokesperson eh, Pangulo yan eh. Oh. Hmm. Diba? Kaya ngayon, eto na nga, hindi na nila maitago. Sunog na sila. Marami na ang bumabatikos. Tulad nyo, tulad ni Vilma Aquino, traitor ka, Duterte. Siguro kung nakakamatay lang ang mura, no? Eh baka matagal nang dedo 'yan. Oh, Agmerigo ground na nena utak ni si Digongan. Paglilinaw naman ni Digong, as is where is nga, you cannot bring in materials to repair. O kita nyo, as is where is. Hindi daw pwedeng magdala ng materials para ano ha, ayusin. So totoo nga, siya mismo sa kanya galing. Ah, naloko na. Sa kanya galing. Inamin nyo. Walang mali kay Digong, tama siya, lagi perfect. Naloko na. Never again. Ray Hatibi, Amelski, Nick Hernandez, oh, shoutout po sa lahat ng bagong dating. Ayan, matagal pa buhay si Digong, oh, masyamang damo. Naloko na.
Okay, huwag niyong kakalimutang mag-like. Oo, ha? Magaling magpaikot yan, kaya dapat huwag na iboto yung mga DDS. Naimbag nga Rabi'i. Marber Abila. Oh. Wala, yan. Wala. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong na nakakatakot kung totoo ang kasunduan ni Duterte sa China. Hindi rin kasi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang suberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte... Alam mo, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan, ha? Hindi yan gentleman's agreement. Secret agreement! Maloko na. Oh, di ba? Nelski, thank you naman po. Oh, sa inyong pagdalaw, pagpunta. Ano po? Oh, siya na 'yung naka-subscribe na kayo. Naloko na. White Sheep, oh, magaling, oh. Sabi ni White Sheep. Sabi ni Rex the Inspector, alam ba ninyo na si Digunyo ang nagpa-baptize kay Kibuloy para maging pastor at maitago niya lahat ang pera nila sa simbahan ni Kibuloy? Naloko na. Nikki Dever, oh, hello po. Dom Melegrito, oh, salbag ka. Oh, di ba? Ah, Crosaldo Banagan, God bless, huwag magpapaniwala sa mga Duterte. Grabe yan, laitin. Si PBBM, second year lang daw. Eh, yun na nga eh. Bastos eh. Naloko na. Bakit? Basihan ba yun? Oh, eh kung kita nyo naman, kung magiging basihan nyo, parang gusto ko na lang din. Oo, oh, na hindi. Oh, mag second year college na lang. Naloko na. Marily TV. Si Digong eh, nakakainis eh. Jaime Pasibe. Oo, Digong nga. Lakay. Oo, tabod. Ken Aguuyong. Kunadad to yun eh. Happy Camel. Shoutout na yung Bagarabika na kayo amin, Apo. Mm. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that. Oo nga, nagkasundo nga kayo. Diba? We agreed. Sabi niyang gano'n. Nagkasundo sila, mga kababayan. Pero kinuha nyo ba yung opinion ng ataong bayan? Opinion ng mga leader sa Malacanang at sa Senado at saka Kongreso? Oh, eh kayo lang nakakaalam eh. Di sekreto nyo yun. Naloko na. ano? Reyha TV. Okay, ako boss. Yung nag-send sa iyo ng picture sa FB. Amo, di sila maintindihan. Oh, yun na nga. Boss Reggie, nandiyan dyan na rin. Oh, what the heck? Ayan na nga, dami daw supporters sa rally. Naku, maniwala kayo. Oo, ha? Eh, yun ba'y totoo? Totoo siguro maraming tao, pero yun ba eh, walang ano? Walang, ha? Anes? Yung agreement namin, isasabi namin sa Foreign Affairs particularly to verbalize everything that is been said. Kung meron man. Binalaan din niya si Marcos na huwag buyuin ang China sa iyong insol para hindi magkagera. Lalo't hindi... Ala! Alam mo, ang bukang bibig ni, ano, ni Digong, puro gera, 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 gera. Sino ba may gusto ng gera? Sino may gusto? Wala naman may gusto ng gera. Sabi ni Boss Benjo, oh, nasira ang AC namin. Kasalanan ni Presidente. O, pang-asar ka din eh, no? Oh, Mano, naawat mo, Digong. Oh, Mang Ted Kamot, Uray Baset. Danny Bautista. Oh, oh, Edgardo Pangilinan, palusot ulit, COVID-2020. Oh, oh. Di ba? Venom of Truth. Oh, nagpapalusot. Yun na nga, Papa Cho. Hmm. Eh, yun naman lagi niyang ginagawa, mga kababae. Magpalusot ang magpalusot. Pambihirang lakay. Ano? O siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo. Di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Oh, tingnan mo, nagbanta pa si Gago. Diba? Mike Brad, oh, Melchor, shoutout. Oh, nagbanta pa. Parang nagiging ano eh. Alam nyo yun? Spokesperson ng China to eh. Kita nyo? Grabe.
Grabe yung matanda! Ah, naloko na. Pero ano, sarili mong bad siya pagbabantaan mo? Tignan ko lang, oh, kung ano mangyayari. Alam niyo yun? May pagbabanta! Naku! Ito si Digong, yan talagang utak na siya. Bully din ito si Digong, oh, manang-mana. Kaya Xi Jinping, oh, yun na nga, benditado. Oo, oh, oh. Tatay slip na you. Alma Sophia, Lorena Silverio, dapat dyan Palawan Rally. Ewan ko ba? Oo, walang gera, bagsak ang ekonomiya ng China, sabi ni Boss Jing Mirapuentes. Oh, Luis Fernandez, oo, gandang gabi. Oo, bangag na ulyanin pa, sabi dito. Oo, dahil siguro sa fentanyl. Miguel Arcangel, oo, ha? Ulyanin na siya, ano, kakatake ng fentanyl, sabi ni Alma Sophia. Julia TV, oo, ICC na yan, oo nga. Dapat talaga dito, ano? Hindi na to kinakaawaan sa totoo lang. Nung una, naaawa pa ako rito. Benditado. Nasya mangaway. Para nga napakahirap na lang intindihin na ating place na yan. Oo, di ba? Julius Castro. Oo. Huh? Ogie Alcasid. Oh, shout out Ogie Alcasid. Naloko na. Jocelyn Pinto. Oh, Dom Melegrito, hindi na alam ni Digong ang sinasabi niya. Isang butiki na lang ang di nakakapirma. Naloko na. Jing Garcia. Oy, mag-like na kayo. Hindi pa kayo nagla-like. Oh. Bukod sa isyu sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Duterte, ah, ayan. Ha, buti pa rito. Ha? Buti pa rito, nagsasalita ka. Naloko na. Ikaw. Eto mga boss, magsalita si ano, magsalita man itong si Digong patungkol sa China, abay pinagtatanggol pa at pinagbabantaan pa tayo. Boss Ai Chang, Mr. Somebody. Oo. Oh, ha, oh, the crying wolf. Oh. Magdi-dishet daw. Nakuds ko naman, oh. Oh, di ba? Bakit pa di pa nahuhuli mga hayop na yan? Oh, sige, tuloy natin to. Ano kaya pagtatanggol na itong si Duterte kay ano? Sige, OFW Kulitan, gandang gabi. Estrelita Barrios, oo, nag-like na. Joby Moore, Joby May, oo, nandiyan dyan na. Nanonood sa Long Beach, California. Oo, pasok. Alam niya kung saan posibleng natatago ang kaibigan. He is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa... Ano sabi mo? Sanctuary. Si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Duterte, alam niya kung saan posibleng natatago ang kaibigan. He is comfortable in his tamayong... Teka muna, alam daw kung saan posibleng nagtatago. Alam mo ikaw, Digong, naging presidente ka. Alam mo, abogado ka pa nga, di ba? Alam mo naman ang batas. Bakit hindi mo ano, ituro na lang kung alam mo naman pala? Ah, naloko na. Di ba? Alam niyo naman pala, Teresa Biesca. Teresa Biesca, shoutout po. Papacho. Oh. Nako, dapat pabangkaawaan yan. Eh, siya nga di naaawa sa sarili niya. Oo nga. Oh, ang kapal, wala nga kinatago. Kakainis, no? Totoo lang. Oh. Oh, ngayon, alam nyo kung bakit? Kung bakit na namayagpag to nung panahon niya? Walang mga kumukontra? Ipapapatay ka. Diba? Ipapapatay ka talaga. Oo. Naloko na. Diba? Oh, idadaan siya, tukhan. Kunyari ikaw, nagdodroga kahit hindi. Ah, naloko na. Oh, sige boss, ha? Ha? Oh, tingnan ko muna yung may 200 na ang tao doon sa rally. Sige, go. Sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa...
airport banda. Frankly, yan talaga ang nalangan ko. Nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Wanted ang pastor dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ayon kay Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hindi rin daw niya ito tatanggapin kung sa kanya susuko. Nagbabalita mula sa front. Hi, Romanet Alcantara. Oo, Julieta Villa Hermosa. Shoutout po sa lahat ng bagong dating, ha. Cristenel, oo, shoutout po. Oh, yon, ang daming nagchat-chat sa akin. Kakainis, no? Oh, ano ngayon ang sabi ng Pangulo? Pasok. Oh, basahin natin. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. King's Landing. Oo, shoutout to sa lahat ng bagong dating. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi ba natin alam, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement? Tawag nila is gentleman's agreement. Tawag ko dyan, secret agreement! Ed Harry Ai Chang, shout out! Oo, sariling gawa ng mga DD-shit ang kanilang katapusan. Oo, pinaka-worst president talaga siya. Galit na galit si Ai Chang. Naloko na. Ray Ballesteros, oo, nandyan na. So, yan na nga yung sinabi ng Pangulo na ano, na hindi siya naniniwala, Boss Anel, oo, na gentleman's agreement. Kundi naniniwala siya Emilio Labio na ang kanilang agreement ay sikreto. Secret agreement. Boss Ronald. Oo. Hindi naman sa atin ang ayungin shores. Oo. Claimants lang tayo katulad ng China. Ang layo ng Pilipinas sa ayungin. May bago na naman silang bintang. Vaccine naman. Katawa. Minsan alam nyo, no? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Boss Ronald. Paanong hindi magiging atin yon? Eh, sakop nga ng ating exclusive economic zone yon. Oh, sakop! Pambira naman kayo. Kamekaniko, oo. Naiinis ako sa inyo. Alam nyo, hindi na natin alam kung saan natin ilalagay sarili natin minsan. Ano? Naloko na. Nalulungkot na nga ako kasi wala yung baby ko. Dadagdag pa kayo. Namimiss ko na nga yung baby ko. Ganyan pa kayo mag-comment. Uy, dumating na. Oo. Okay na ako. Alam mo, Bongski, kahit naman i-educate mo yan, kung hindi naman talaga nila ipapasok sa mga utak nila, eh wala tayong magagawa. Diba? Eh sa tagal-tagal nating nagbablog, paulit-ulit na lang natin sinasabi yan eh. Na teritoryo natin yan. Sakop na ang EEC natin yan. Eh bakit hindi nila maintindihan? Yummy life. Boss Granny. Bakit ba hindi nila maintindihan? Ed Harry. Oh. Ipaulit-ulit na lang eh. My God. Punta na nga tayo kay Attorney Claire. Asa na si Attorney Claire? Teka. Attorney Claire. Ah, oh, nasa na. Ito. Pasok. Attorney, ha, pahiram muna ng video. Oh, alam ko naman na bati tayo. Ha? Attorney Claire. Oy, sa mga kayubi diyan, ha. Oo. Usaping batas ni Attorney Claire. Ha? Oh. Shout out sa inyo lahat. At syempre sa mga kabatas natin ni Attorney Libayan, shout out po tayong lahat. Focus na lang tayo sa pagsuporta sa ating government at pangulo. Ginugulo lang 'yan ng mga supporters ng China. Oh, baby, nangungulilan na ako. Uy!
Naloko na. Diyos ko po. Oo, nangungulila na ako. Oh, si Mike Barsaga. Bert and Neil, oo. Adik ako, kaya alam ko ang galawan ni Bibim, sabi. Diyos ko. Oo. Buti pa kayo, umami. Naloko na. Oo, ay Chang, sorry. Naloko na. Ah! Malangga. Baby, ba't ang sexy mo dyan sa propa? Parang sinasadya mo, ha? Porke nasa malayo ka. Oy, nasa Taiwan ngayon si Jen Angel, eh. Naloko na. Oo, oh, oh, Susano Bisaya, usaping batas. Oh, usapang batas pala, sorry. Usapang batas ni Attorney Claire. Oh, sana all na lang. Oo, oh, sige, ha? Oh, eto na tayo! Usapang batas! Attorney Claire, Peram, Rita. Oo, oh, oh. Baby Sara, no. Oo, oh, Boss Lala, shoutout. Sa lahat ng hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe tulad ni Jen Angeles. Mag-subscribe ka na, uy. Naloko na. Mag-like ka na muna. Oo. Oo, hindi ko pa alam, Boss Teresa, bias ka, ha? Oo, eh, sa susunod ng mga araw, nandiyan din ako at susundan ko na at susunduin ko na. Oo. Naloko na. Sige na! Kayo talaga. Pasok! Pares, Firmin! Diba ano to? Up, Attorney Claire! Wait. Bago ka ma-high blood. Shoutout muna kay Janella Damaso. Oo. Ha? Shoutout sa lahat ng mga bagong dating. Okay, Attorney. Ano to? Kita nyo, kitang-kita dun, ha? Si Mark Ramos, oh, nandito dito. Hoy, Mark Ramos! Naloko na. Ha? Oh, sabi ni Mark Ramos, kitang-kita, oh. Mark Ramos, saludo po ako sa inyo, Attorney Claire. Nambola pa. Nambola pa, lazily. Oh. Regina Edwin Felipe. Oh, eto na. Sabi, saludo po ako sa inyo, Attorney Claire. At Sir Rod. Nambola. Bulero talaga yan si Mark Ramos. Eh. Oh, magaling mambola yan eh. Mm. Ito na! Ang Scarborough Shoal, hindi natin teritoryo dahil bato lang siya. Hindi siya, para sa mga ano tao, however, tayo lang ang may karapatang mag-explore ng resources doon. Tama si Papa Cho! Oh, Baby Mike, nangungulila na raw si Mami. Landi, no? Landi mo, Jen. Ah, naloko Baby Jen, huwag kang malandi dito, ha? Ah, naloko na. Oh, si Lazily nandiyan na rin. Oh, sige, Tony Claire, pasok! Oo lang ng oo. Diba? Tapos ngayon, galit na gate siya kay Justice Carpio. Justice Carpio, kung hindi ka magago, eh, magay ko na lang yung South China Sea. Ha? Alam mo? Bastos talaga eh. Oh, sige, Tony Claire, banatan nating dalawa, ha? Sasamahan kita. Tony Claire, sige, banatan mo! Naloko na. Oo, ha? Oh, Celia, Africa, nandiyan dyan na rin. Oh, pasok! Piniay niya si Justice Carpio, partner. Diba? Oo, tapos nga, para Tony. Bang walang alam, itong si Carpio sa totoo, kasi hindi naman daw naging presidente. Yan ang trabaho namin. Kung di naman sa'yo, Justice Carpio, hindi ka naging presidente. Oo, di ba? Paano mo? Ano, alam mo, matapobre pa. Mahilig pang mambuli. Naloko na. Di ba? Pag siya na yung binuli, galit na yan. Kulang na lang, atakihin siya puso at kukupasay. Di ba? Pero kapag ka siya yung nambubuli, nang mamata, nang aalipusta, okay lang. Oh, sige, pasok. Itong problema ng Pilipinas sa chessboard, kung marunong ka maglaro. It's easy for you to say, ganun dapat ginawa. Eh, okay talaga. Utang naman
mo hindi ka naging presidente. You are not given that sacred duty to protect the 120 million plus Filipinos. Ang iyong papel lang yan at salita at maraming ambog. Itandaan natin mga kayubi. Oo nga, tandaan natin. Nandiyan si Iris Polgencio at si Nora Lopez. Oo. Ha? Oo, kita nyo. Oo, sige, attorney. Bago ako, ikaw muna. Dati pang naghahamon o nagkaroon na yata ng hamunan ng debate between President Duterte and Justice Carpio about West Philippine Sea. Mm-hmm. Ayun na nga yun, attorney. Hindi nga yan a-attend at isusubo yung kanyang spokes. Oo. Oo, di ba? Oh. Ah, naloko na. Hindi a-attend. Yung ikaw yung maghahamon, pero iba yung ano mo, pahaharapin mo. Parang ako, pag hinamon ko si Banat May, ang ihaharap ko, si Coach Jarrett kaya. Diba? Dapat yung mas malaki. Oo, galit yan si Duterte sa bulilyasyon na siya na secret deal niya. Oo nga, Cesar Cayanes. Oo, ha? Basta PBBM now and forever. Uy! DDS ka, Maria Luisa. Ah, naloko na. May pa-substitute ako, sabi dito ni Papacho. Oh. Itong Carpio naman, sulat ng mga desisyon, para sa kanyang utak lang. Isa rin ugok itong Supreme Court Justice. Oh. Pareho mo kay abogado. Gusto mo, mag-debate tayo. Ah! Nagamon! Di ba? Know me! Oh! Declared na po na sa atin ang ayungin. Di ba? Yun ay desisyon ng sa UNCLOS! Oo! Di nila alam yun. Alam nyo, kayo na lang magpaliwanag sa mga nagko-comment dyan kasi pagod na ako. Dan Bartolome. Oo. Ha? Sige, tuloy! Kayo na bahala dyan. Oo. Naghamon! Oo. Naghamon ang lolo nyo. Eto na. Madalawa, tatlong tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat? At anong ginawa ninyo after sa retreat? Bahay ng kaso, ngayon nanalo. Ma-enforce ba natin? Inayawan ni ano eh. Tumanggi si ano eh. Si dating Pangulong Duterte. Mm. Former Supreme Court Justice Antonio Carpio accepts President Rodrigo Duterte's dare to debate with him on the West Philippine Sea issue. A statement Thursday, May 6, Carpio says he will do the debate anytime at the President's convenience. Bakit ikaw nagsasalita, Peggy Bangbang? Naloko na. Boss Linda. Diba? Tinanggap yung hamon ni dating Digong. Ngayon, anytime, anywhere daw. Kahit saan, kahit anong oras. Pwede. Oo. Meron na ngang mediator. Ano ba yun? Moderator. Ha? Anong tawag doon? Nag-presenta na. Na mag-moderator para sa kanila. Ano nangyari? Nga. Pasok. Ang sabi po ni Presidente, kung papayag si Antonio Carpio to respond debate, dahil importante naman na marinig yung mga ideas, no, para ang mga taong bayan ang makagawa ng konklusyon. Ang sabi po ni Presidente, tinatalaga niya po ang inyong abang lingkod na makipag-debate kay Retired Justice Antonio Carpio. At tinanggap ko naman po ang pagtatalaga ni Presidente. Ay! Tama ba yun? Hindi ba kung sino dapat ang nagamon? Siya dapat ang Ha? Oo. Mike Morales, duwag talaga. Kahit sino naman ang pinaghahamon yan, hindi naman umaten. Naloko na. Hindi nagpakita kahit anino lang. Oo. Diana 07 Mix Vlog. Oo, maghahamon. Baka bigla naman. DCC pot. Digong lang yun. Oo. Naloko na. Torne! Ano ba talaga dapat? Sino ba dapat? Kung sino ba naghamon, pwedeng may substitute? O pwedeng iba na lang ang papuntahin, ganun? Naloko na. Sabi ni Aurora Argiles, hindi man naging presidente, ikaw, naging pangulo ka nga. Pero anong ginawa mo? Puro problema pinasok ninyo. Yun na nga. Totoo po yan. Oo. Naloko na. Yun na, Tony.
Bago pa magalit yung mga tao din eh, ha? O, Percival Kilop, nandiyan dyan na rin. Bakit may baboy na sumalo kay Digong? Eh, yun na nga po. Baby Linushe, o. Naloko na. Paano nga naman makikipag-debate? Eh, naglo-loading-loading daw yung kanyang utak, sabi ni Baby Linushe. Magaling lang yan si Dutae, maghamon. Pero, cool not mat nga talaga isuna. Oh, yun na nga, presidente nyo, nasa ilalim ng saya ni Roque. So much ka naman. Nambubuli lang yan si Digunyo, duwag yan, sabi ni Teresita Tan. Oh, sabi ni Cesar, Kayanes, ito naman si Tita Roque, ayaw manahimik. Yun na nga, si Digong naghamon ng duelo sa Davao. Sa broadcaster, hindi sumipot. Di ba? So, sinong gusto niya isabak? Si Attorney Harry Roque. Ay, teka lang. Kung sino yung naghamon, siya dapat ang lumaban. Oh. Bakit may substitute? Tama! Hindi bang pwede yan? Tama, Yummy Lies! Kung sino ang naghamon, dapat yun ang lumaban. Naloko na. Hindi ko alam po sino talaga baklasan yun ni ano eh. Ni Roque. Naloko diba? Na. Jeff Valdez, so much ka, ha? Huwag kang ganyan. Oh. Sige, tuloy. Pagkatapos i-call ang hamon mo, biglang atras dahil sinabi ng mga nakapaligid sa'yo na huwag ituloy ang pakikipagdebate mo. Oo nga. Magandang excuse. Dapat kasi, bago maghamon, mag-isip muna. Oo! Ano dapat? Makinig ka kay Attorney Claire. Oh, Pandong Romeo, hinamon niya si Mr. Waldy Carbonell. Oh, yun na nga, dumating. Oh, hindi dumating pero ang problema, dumating si Waldy Carbonell doon sa meeting place. 'Di ba? Masama daw murahin ang matanda pero itong si Digong, sarap murahin. Oh. Kampo ng mga Uy, grabe kayo ah. Sama na ng mga sinasabi niyo ah. Bibig lang yung tapang. Ang sinasabi ni Pangu Puro bibig lang pala yung tapang mo eh. Digong, ngayon napatunayan na ng mga Pilipino, bibig ka lang magaling eh. Oh, 'di ba? Oh, Ilocanong Barat, oh, Duldog, Alakay, Takrot, ha, Teukis, Tisabana. Nangangati yung ilong ko. Ha? Oh, nandiyan na si Charles Official. Oh, parang pastor din pala si Digong. Oo nga. Oh. Ating Pangulong Duterte. Mm. Dun sa hindi alam ni former justice Carpio partner sa yung mismong sitwasyon ng isang pangulo sa kung paano siya aayusin, paano niya partner maayos itong problema ng West Philippine Sea. Hindi alam. Okay, alam mo yung responsibilidad na dala-dala. Okay? Partner, naging justice naman si Justice Carpio. Oo. Parang hindi naman yata siya hindi niya malaman ang maging isang leader. Diba? Ang sa akin lang, partner, gaslighting lang to. Para bang, ako may alam. Ako presidente. Ikaw may alam. Pero ito yung nangyari. Ito nangyari ngayon. Yun nga, Attorney Claire. Yun lagi niyang pinagsasabi eh. Naging presidente ko. Naloko na. Ako, alam ko. Naging presidente ko. Alam ko yan. Ikaw, hindi ka naman naging presidente, Carpio. Naloko na. Oh, ano alam mo dyan? Diba? Naloko na. Naging presidente ka nga. O ano nangyari ngayon? Nagkakagulo. Oh, ano ba talaga yung ginawa ninyo, Digong? Yun lang ang gustong malaman ng taong bayan. Diba? Tingnan nyo nangyari sa West Philippine Sea. Oh, ang dami nang nadamay. Dinamay na ang ang Japan, Australia. Oh, dinamay na rin ang India, dinamay na rin ang Amerika. Sino pa ang maaaring ano diyan, sumausaw? Naloko na hindi naman dapat. 'Di ba, Lourdes Gonzales, sa lahat po ng bagong dating, mag-like kayo. Huwag lang ho kayo nakikichismis. Oo, ha? Diba? Oo, sige, tuloy. Hmm.
mismong sitwasyon na daladala niya yung responsibilidad. Oo, siguro yun ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte. Yung nandun na sa sitwasyon na hawak-hawak mo na ngayon yung position as president at wala ka nang magagawa kung hindi partner, okay, mag-isip ka because that's part of your partner, okay, responsibilidad. Ang problema, parang, paano siya mag-iisip? Kundi nga niya alam kung saan niya ayungin, Shul. Hindi nga niya alam kung saan eh. Hindi niya nga alam yun kung nasaan lugar yung ayungin eh. Diba? Eh palibasa kasi mga kababayan, inuna nila yung pangungurakot. Imbis na, alam nyo, i-develop, bantayan, pwestuhan yung ating mga teritoryo, abay hindi yun ang ginawa. Oo, hindi. Naloko na. Ginawa nila, ginatasan na nila, ginatasan ang kaban ng bayan. Oh, kita nyo naman, di ba? 51 billion. Confidential fund. Ha? Trilyon-trilyong pondo ni Digong. Ha? Oh, napahiya sa mga payag ni PBBM. Eh, ano pa nga ba? Oh, sige, tuloy. Hindi niya rin alam kung ano sitwasyon ng BRP Sierra Madre. Oh. Eh, balak pa niya paggagawa nga at takatanggalin. So, definitely, mukhang hindi niya alam yung sitwasyon. Okay. Hindi talaga niya alam. Hindi. Walang alam. Mukhang dahil nga hindi niya alam, kaya okay na lang yan. Ganon. Art and two cents. Oo. Basta Ilocano na tarake. Kuna naman. Ray G. Pagkarinig niya, ayusin niya yung ano, yung nangyari, ang nangyari, ayusin. Yun ang nangyari. Tuloy. Diba? Sige. Real talk ni si Attorney Claire, parang si Attorney Libayan lang. Yan na nga. Pasok. Diba? Doon na nga, mga kayubi. Pakinggan nyo mabuti, bakit sinabi niya, hindi yan nagawa. Kasi kung nagawa yan, natanggal na yan dyan. Diba? So, di niya alam yung purpose ng BRP Sierra Madre. Kung wala siyang alam about these details, partner, baka how can you decide? Correct. Diba? How can you decide intelligently? Para sa bansa. Wala nga! Paano nga naman niya siya makakapag-desisyon ng tama kung wala namang alam? Naloko na. Wala ka palang alam, Digong eh. Diba? Awante am muna dahi tanga si Digong. Mangmang yan, oh. Nalaing lang aga sa ote dakos. Sabi ni Makoy. Grabe kayo ha. Hello Africa. Buti pa si Pino ay napaglabanan niya ang West Philippine Sea. Yun na nga. Arlene Marabeles, nagbabantay po sila sa kaban ng bayan. Nga lang, kung paano nila yayariin. Naloko na. Diba? Antonio Makabuhay, malakas lang mamblap si Digong pero ang totoo, duwag. Nga. Baka hindi nakalimutan yung kanyang mga alipora sabihin sa kanyang partner kung ano yung background ng BRP Sierra Madre, kung bakit nandiyan yan. Nakalimutan paano nga inuuna rin ng mga alipores niya kung paano rin mandugas. Naloko na. Diba? Paano nila iisipin yan? Paano nila iisipin yan? Iniisip nila kung paano mandugas. Naloko na. Sabi ni Marisa Di Guzman, kalokohan yung hindi niya alam yun, palusot niya lang. Pasok. Wala. Unahin niyo yung pandurugas. Talagang alam niyo mga kababayan, mahirap mahalin ang ating bayan. Bakit? Nalilin lang tayo ng mga nagpapanggap ng mga makabayan eh. Yung mga yung mga pahalik-halik sa mga watawat. Nadadala tayo dun eh. Nadadala tayo nung gagawin ko to, gagawin ko yan. Ganun eh, no? Sabi ni Mr. Somebody, unahan sila sa pagnanakaw eh. In fairness, madaming naniniwala kay Budol Digong noong time niya. Di ba? Aminin, pero hindi ako. Wala nga po, nagkabigayan na sila ni Si. Ay, naku. Sige, pasok!
Oo. Oh, sinabi siguro sa kanya dati at ngayon wala siya, nakalimutan niya. Kaya nabanggit niya 'yon. Ang problema nga kasi partner, being the president, presidente ka, 'di ba? Sige na, presidente ka. Bakit ka pumapasok sa kasunduan ng walang pirmahan at walang nakakaalam? Yan din ang ano ko. Oo nga. Alam niyo gusto ko yung style ni ano ni Attorney Glenn. Ganito. Naloko na. Gusto ko 'yon, ha. Bakit nakikipagkasundo ka na walang pirmahan at walang nakakaalam? Naloko na. Pasok, Attorney Glenn. Oo. Oh! Gusto ko 'yon, ha. Gusto ko 'yan. Walang nakakaalam. Ang galing, ha. Titingnan natin ang bagya. Tuntua ako doon, eh. Sige, Attorney Glenn. Pasok. Ang ganda 'yon. Ang problema nga kasi partner, being the Pasinin niyo, pasinin niyo. Oh, Helen Catulos. Oh, pasok. Oh. President, presidente ka, 'di ba? Sige na, presidente ka. Bakit ka pumapasok sa kasunduan ng walang pirmahan at walang nakakaalam? Yan din ang Naloko na. Galing. Sige, tuloy natin, ha? Loko dyan, partner. Yung tanong ko. Oo. Bakit dinadaan lang sa mabuting usapan? Diba? Oo. At kung hindi pa ito binanggit ni Attorney Harry Roque, hindi pa malalaman ng taong bayan na may ganong klase palang deal, partner. Oo nga. Diba? Na ipinasok, diba, ng ating Pangulo noon sa China na itong usapin ay napaka-sensitive. Ang pinag-uusapan ito ay tungkol sa teritoryo natin. Correct! Naloko na. Pero kahit inamin na nila yan, mga kababayan, pangangatwiranan pa rin nila yan. Ha? Oh, di ba? Oh, sige. Pasok. Diba? At hindi yan si sinabi sa taong bayan. Bakit ngayon lang? I don't know, ha? Kasi sinasabi naman niya, ako mismo, in-interview ko si Attorney Harry Roque nung mga nakaraang araw, partner, at sinabi niya, ito daw ay binanggit. Binanggit sa mga gabinete. Binanggit. Sabi ko parang wala kasi nasa media tayo, sana na nakita natin kahit, partner, itetype mo sa ano to. Walang lumalabas, eh. About the gentleman's agreement dati. Wala! Kahit i-search nyo kayo, mag-search dyan Alfonso Abiador, ha? Oo, Nora Lopez, Alam nyo, kahit i-search nyo, yung sinasabi ni Roque na binanggit daw niya sa gabinete, ha? Wala namang ganun. Palusot lang nung sinungaling na Roque yon. Na hindi lang hindi lang sila ni Digong ang nakakaalam nung secret agreement nila na tinatawag nila gentleman's agreement. Naloko na. Oh, di ba? Umutang at nagbenta. Yan ang ginawa ni Duterte, sabi dito ni Nomi. Oo nga. Naloko na. Di ba? Matindi yung mga banat ni PBBM sa kamatanda, di ba? Oh, laway lang daw nila ni Si Digong, sapat na. Bay, matindi. Melinda Silvestre, hindi vaccine ang usapan nila diyan. Wait lang. Nabalita. Kundi ngayon lang. Ngayon lang ito pinag-usapan. Saan pa na ito lang? At the time. Ito na sa atin, ha. At the time na pangulo ba si Pinoy? Si Pinoy, partner. Oo. Ano ang sitwasyon sa BRP Sierra Madre? Nakukumpuni ba siya kahit papano? Oo. Dapat malaman natin yon. Na-research natin, may isang news taong 2014, panahon ito ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagpapadala pala ang resupply mission natin, hindi lamang ng pagkain, kundi pati building materials. Kita nyo, buti pa nga si Pino, sumalangit naman kanyang kaluluwa. Diba? Nakakapagpadala pa ng mga building materials, pagkain, supplies, etc. Naloko na. Diba? Pagpatuloy nating ibunyag ang lahat ng bulok, hindi sila magwawagi labang kay PBBM. Tama. Marilyn Pasaran, Pasaron, nandiyan dyan na. Alam mo naman, si Roque, manay yan. Para kumpuniin yung BRP Sierra Madre. At iyan ay inamin ng China.
pero hindi sila tumututol patungkol dito. Oo. So, kung panahon ni Pinoy ay nagdadala na ng construction materials para makumpuni ang BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin, ang status quo bago nagkaroon ng verbal agreement, itong si Pangulong Duterte sa China ay nagdadala na pala. Hindi lamang ng pagkain, kundi mga repair materials. Correct, attorney. Correct ka dyan. Oo. Oh, tuloy. Ibig sabihin, kung status quo tayo, dapat pasunod na pati building materials ay pinapayagan ng China. Correct. Kung tutusin nga, walang pakialam ang China kung ano man ang gawin natin sa iyong insul. Tama! Bakit pa para tayo pa yung nakikiusap sa kanila? Eh, atin naman yan, teritoryo natin yan. Oh. Ito ay parte ng exclusive economic zone natin. Pero still, kung ang pag-uusapan natin ay yung sinasabing status quo, ang dapat na matupad ay kung ano yung nangyayari bago nagkaroon ng verbal agreement. Correct. So, nagdadala ng pagkain, nagdadala ng repair materials. Tama. Dapat yun ang ipinatutupad. Correct! Yung sinasabing status ko, yung sinabi ni Digong na as is where is. Janet, Jerry Rosales, Eric Santos, Kap Dong, Marjorie Cadanilla, shout out po. Yun na nga, mga kababayan. So, tuloy na lang natin si attorney. Pero bakit nga? Hindi na nagpapadala sa panahon ni Pangulong Duterte. Correct. Ng building materials. Kasi nga, attorney, meron na silang secret agreement. Na hindi natin alam. Yun ang dapat nating malaman. Ano ba talaga, Digong, ang pinag-usapan ninyo? Naloko na. Pinamigay mo ba? O ano ba talaga, Marisa de Guzman? O baka miyembro ng komunista si Digong. O kaya lang sikreto. O. Samantalang kung status ko, pag-usapan natin, dapat masunod kung ano yung ginagawa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Correct. Dahil dito, sa hindi pagpapadala ng repair materials para sa BRP Sierra Madre, ano ang nangyari? Lalong naluma, lalong kinalawang. Correct. So, anong nais mangyari ni dating Pangulong Duterte? Ay, attorney, ang gusto niya, manatili na hanggang mabulok yan, hanggang lamunin na ng dagat. Oo. Para nga naman, kainin na ng ng kalawang. Ganon, ang gusto. Ni Digong. Gusto talaga ni Digong maging province of China ang Pinas. Oo nga. Di ba? Oo. Amelita Iwashi, naging presidente siya pero ang grades niya sa school ay palakol. Sabi niya, totoo yan. Okay? Kasi kung papasok si Pangulong Duterte sa status quo, di ba? Di dapat kung ano yung nangyayari noong sitwasyon na yon bago nagkaroon ng status quo agreement. Oo. Ginagawa nyo pa rin. Kasi kung panahon ni Pinoy, ay ginagawa siya paunti. Correct! Kung pa, buti pa ng panahon ni Pinoy, nagagawa ni Pinoy ng ganun Pero yung idol ni Mike Barsaga nga. Naloko na. Diba? Sige tuloy. Unti. Hindi tayo pwede mapigilan. Oh. Correct. Dahil ginagawaan kasi kung nakipag-usap ka niya, wala kami alam at yun ang status ko. Di ano yung status ko? Ginagawa siya pa unti-unti, di hindi siya pwede pigilan. Mm-mm. When in fact, sa totoo lang, partner, kung di naman siya nakipag-deal, wala man talagang pakialaman China dyan sa Ayungin Shoulder. Atin yan. Parte yan ng exclusive economic zone. Oo. Hindi ito dapat daanin. Kaya, attorney, yung sinasabi dyan, pinapaliwanag ko na yung mga tatanga-tanga. Ayaw nilang maniwala. Naloko na. Sabi, hindi daw atin. Pinagpipilitan nila, hindi naman daw atin yan. Parte nga lang iisi natin yan. Naloko na. Teritoryo ng Pilipinas yan. Naloko na. Bakit ang gwapo mo? Sunod ka na dito sa Taiwan. Ayoko. Ayoko sumunod dyan. Ayoko. Naloko na. Ayoko! Hindi ako susunod. Dito ako kay Attorney Claire. Naloko na. Diba? Naloko na. Porke ba sinabi Mike Barsaga na mas mabuti pa yung ginawa ni Pinoy, pinupuri na yon? Uy! Di ah!
Oo. Ikaw talaga, hindi. Oo. Ikaw talaga. Pis-pis tayo. Tigil na. Naloko. Dali na, mag-BBM ka na kasi. Suportan mo ng gobyerno. Ah, pagtana, ano, tanungin si Sara, ang sagot, lagi, no comment. Ah, naloko na. Oo, sabi dito, ano, ah, at hindi pwedeng tanggalin ang BRP Sierra Madre, oh, ng request ng China. BRP is part of World War II history. And obviously, BRP Sierra Madre, BRP Sierra is in Philippines territory, approved. Oh, that the territory belong to us, to Philippines. Diba? Hello Africa, tell me how you doing. Buti pa si Hello Africa, Conrado Garcia. Shout out. Oh, Jerry Rosales, yan ba ang maging presidente natin? Comment ang sagot. Oh, no comment. Oo, kaya nga paktay. Oh, lazily, ha. Oo nga. Joke lang yun, ko naman eh. Susunod na ako bukas. Ah, naloko na. Oo. Gagalit agad yun. Sira, Attorney Claire. Pa, kasi laging sinasabi ni Pangulong Duterte, may issue kasi about jurisdiction. Ay, teka lang, alamin mo muna yung batas. Parte talaga siya, partner. Yung ayungin siya is parang 109, para something, 100 plus. Oo. Lang, yung layo, miles, nautical miles. Doon sa baseline natin, partner. So, parte siya ng EEZ. Parte ng EEZ natin. Aris de Guzman. Oo, Boss Mio. Ano? Parte! Diba, Maricoy? Yung usapan natin. Diba? Parte! Oh, may buhay pa bang teacher si Digong? Ewan ko doon. Oh, dapat pinaliwanagan, ano? Oh, sige, Tony. Pagpatuloy mo yan. Parte! Paglaban natin yan. Atin yan eh. Hindi naman tayo makikigera. Panaglalaban lang natin yung ating karapatan. Diba? John De, paano sasabihin ni Sara na mahalin ang Pilipinas kung tatanungin siya sa West Philippine Sea, no comment siya. Dapat yan ang itanong kay Sara. Oo nga, Teodoro Romualdez tayo. Siya, ano? 2028. Ayan na nga. Thank you. Oo, hello Africa. Okay. Pasok. Economic zone. So, hindi na pinag-uusapan dito. Hindi na pinag-iisipan dito yung jurisdiction. Ewan ko Jimmy Cruz. Kasi DepEd Secretary daw yan. Ano kaya? Tinigil na kaya nilang pagtuturo na hindi na natin teritoryo ang West Philippine Sea? Ano kaya? Sa tingin nyo, tinuturo pa kaya yan sa school? Pambira. Alam ko naman, tinuro sa atin yan. Diba? At at the same time, partner, hindi tinanggap na UN yung 9 saka 10 dash line na binamagitan China. Yon yung kanilang pinang ginagamit para angkinin yung teritoryo dyan sa West Philippine Sea, pero hindi nga tinanggap. Ngayon, ano nangyari, attorney? Diba, dapat yung palang, ipaglaban mo na, nang hindi kang pumupunta sa gera. Correct. Ito pa, sabi partner, ang masakit, ito na naman, kasi si Pangulong Duterte pa ulit-ulit eh. Oo nga, attorney, puro gera ng gera gusto. Naloko na. Bakit pa pinananakot ng gera? Sino ba may gusto ng gera? Paulit-ulit kami rito. Si Digong lang naman lagi nagsasabi, gera, gigirahin tayo. Yo, para matakot kayo, di ba? Naloko na. Kaya lang, paiba-iba yung mura. Okay? Sino minura niya ngayon, mga kayubi? Yun na nga. Si Justice Carpio. Di ba? Ano sabi niya? Di ba? Piniay niya to. Sabi niya, ano yung magagawa ng Supreme Court decision ninyo? Papel lang yan. O, ito na naman tayo. Papel lang yan. Sabihin ko sa iyo, if China will decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court, Supreme Court ruling mo dyan? Papel. Kita nyo, di ba? Albert Hermono, Gilaw, ha? Attorney Claire, Michael Francisco, shoutout po sa inyong lahat. Kita nyo, ha?
ang istal ni Digong manakot pa rin. Oo, kahit wala na, nananakot pa rin eh. Itatakot sa atin, ipananakot, gera. Nang yan, idiot. It cannot stop war. Naloko na. So in other words, partner, ano ba? Ikaw being a lawyer, hindi ba tayo dapat maniwala sa isang desisyon ng korte? Correct. So pinamumukha mo ba sa amin na kami ng mga lawyers, eh dapat hindi na kami maniwala sa lahat ng korte dahil papel lang yan? Tama, attorney! Naloko na. Gusto niya sabihin, huwag kayong maniwala sa mga, ano, sa korte na yan. Oo, sa korte-korte, huwag na tayo maniwala. Kay Digong na lang, kung ano yung sasabihin niya, yun na lang paniwalaan natin. Okay na nana. Diba? Maria Leonora Roque, oo, shoutout. Oo, shoutout sa inyong lahat ng mga bagong dating. Mag-like kayo. Hindi siya magandang ehemplo. Ito mga sinasabi niya, hindi magandang ehemplo. Abogado pa man din siya. At the same time, correct, dating Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Hindi ko alam kung yung mga naniniwala kay Pangulong Duterte ay magagalit sa akin. Pero kayo po, i-analyze nyo. Ay, nako, attorney! Magagalit sila! Naloko na. Kahit anong sabihin mo, magagalit sila. Hindi sila mag-a-analyze, attorney. Hindi. Naloko na. Oo. Sarado mga utak yan. Oo. Naloko na. Sabi nga nila eh. Oo, attorney. DDS hanggang sa mamatay. Naloko na. Usit, di ba? Naloko na. Sabi ni ano, Justin, oh, Maka, ano ba yan, Colette, oo. Oh, kung walang kwenta korte natin, Eddie, pwede na talaga yung kaso sa ICC, di ba? Naloko na. Shirley, nandiyan dyan na rin. Oh, Baruela, Lexter, Duterte, West Philippine Sea is not for sale. O, Kininam, Digong, wala na. Boss Chris, nandiyan dyan na rin. Oo, oh, oh. Abugago po, si Duterte. Sabi ni Jamie Cruz, Noer, Primordial, nandiyan dyan na rin. Moncho, Nolasco, nako. Oo, oh, oo, oh. Ayun. Ayunan, Shol, ni Duterte. Hindi naman kami dito para siraan si Pangulong Duterte. Diba? Hindi naman siya tatapos sa politika. Saka wala naman kami ini-endorse dito ng politiko. Yeah. Oh, wala, wala. Ako meron, attorney. Ha? Oo. Oo, loyalista kami dito, attorney. Oo, sumusuporta kami sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo, ha? Naloko na. Maliwanag yan. Oo. Si Attorney Claire, ano yan, ha? Neutral. Oo, pero kita nyo naman. Diba? Oo. Tayo dito is, ano ba? Kasi kailangan nating magbasa. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dito para tayong may ano, yung pantakip ng kabayo, partner. Kasi ang kalang hilahin, nung nagkakabaan, parang rider. Hinete, attorney. Hinete yon, hinete. Hinete. Oh, ng kabayo. Diba? Kutsero. Oh. Parang kutsero talaga. Pero pag hinete, pag hinete, doon ka lang dadal. Correct! Correct ulit, attorney! Oo! Oh, correct yun, attorney, ha? Correct. Alam mo, attorney, ganito yan. Gusto ni Digong, parang sinasabi ni attorney, gusto ni Digong, alam nyo kung ano, maging ano tayo, ha? Maging sunod-sunuran sa kanya para tayong aso. Kung saan lang tayo, hilahin ni Digong, eh, sama lang tayong lahat. Ganon ang gusto ng mga Duterte. Naloko na. Nandiyan na rin si Gracila Martin. Oo, bagong subscriber na nanonood sa California. Shout out po sa inyong lahat. Diyan sa atin sa California. Oo, di ba? Kuro ni Maestro Marco. O kasalanan ni Cayetano lahat yan. Dahil sa 10K promise, walay. Naloko na. Pwedeng gustang tayo dali ni Pangulong Duterte. O dito tayo kasi nakakatakot yung gera. Doon din tayo. Ay ba? Hindi pwedeng ganun. Oo. Oh. At tinawag niya, partner, si ano, dating Supreme Court Justice ng idiot. Is Montreal, oh. Diba? Tapos, sabi niya, you cannot stop the war. Why are you talking about war? When in fact, hindi namin ginugusto yung war. Kaya nga, attorneys, lagi ko sinasabi yan. Naloko na.
Bakit ba lagi mo sinasabi ang gera, gera, gera? Eh, sino ba may gusto ng gera? Hindi namin gusto yan. Naloko na. Diba? Naloko na. David, ano, Estacio Jr., oh, Archer Sage, nandiyan dyan na rin, na nanonood dyan sa Saudi Arabia. Oh, Katarina, Korea, uy, nanonood sa Taiwan. Oh, bagong subscriber din. Ang bihira, Lord Glenn, ano ba? Diba? Sino ba may sabing gusto natin ng gera? Roger Romero. Oh, si Digong lang naman eh. Lagi niya sinasabi, sinisiksik sa taong bayan, magkakagera kapag pinilit nyo yan. Ganun lagi eh. Tinatakot tayo ni Digong eh. Diba? Animal talaga, no? Naloko na. Pasok. Bakit ba lagi ang isip ni Pangulong Duterte, war, 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 na to the point na parang dapat lahat tayo, pipe, binge, bulag sa ginagawa sa teritoryo natin. Kasi mag-i-start ng war. So dapat tahimik lang tayo sa sulok. Oo lang tayo ng oo. Dahil baka dapat tayo matakot kung anong pwede maging consequence. Yun yung tamang words doon. Kailangan daw nating matakot, Penori Gaselo. Diba? Tinatakot tayo lagi ni Digong. Na ang mangyayari, magkakagera, mauubos tayong lahat. Hindi natin kayang makipaggera. Naloko. Ganyan lagi. Sino ba may gustong makipaggera? Diba? Walang may gustong maggera. Naloko na. Sabi ni Archer Sage, si Digong at Harimau, bukang bibig, war, 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 war. Gumagawa ng panic para magkagulo tapos ang sisi kay PBBM. Naloko na. Diba? Oh, diba? Oo. Oh, yan, well, partner. Pero may nakita nga ako rito na comment, partner. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil ganito yung approach niya, hindi masyadong harsh yung approach niya sa China. Kumbaga nakikipag kahit papano, sinusubukan siguro na idaan sa mabuti. Oh, pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo maigi. Oh. Nasaan na tayo? Dito na tayo. At tinawag niya partner si ano? Nawala. Mabuting usapan. Kaya kahit sabihin natin na well, ewan ko lang kung sinusubukan ni Pangulong Duterte dahil ganito yung approach niya. Ulan tayo ng oo dahil baka dapat tayo matakot kung anong pwede maging consequence. Ha, di ba? Oo. Oh, yan, well, partner. Pero may nakita nga ako rito na comment, partner. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil ganito yung approach niya, hindi masyadong hard. Ayan, ayan ha. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Nauuaw ako eh. Kukuha lang akong inumin ha. Baka atakihin ako kay Digong. Naloko na. Pakinggan nyo. Yung approach niya sa China, kumbaga nakikipag kahit papano, sinusubukan siguro na idaan sa mabuting usapan. Kaya kahit sabihin natin na, well, ewan ko lang kung mag-agree pa, kung ano magiging reaction mo. Nakatulong naman ang alin? Sa ang China sa ating bansa, lalo tigit ng panahon ng COVID. Diba dahil sa ganito, yung ano ni ayan na yung katwiran ng mga DDS. Shit. Makinig kayo ha, busabos makinig ka, lukbek. Naloko na. Oo, makinig ka. Pakinggan nyo to. Ni Pangulong Duterte. Hale. Imbes na ipakita niya na tayo ay seryoso na ipinaglalaban natin ang ating karapatan dyan. Sa West Philippine Sea. So tahimik tayo. So ano kapalit? So may mga natanggap din ta. Well, lalo na sabi nga ng isang ano rito, may natanggap tayo mga vaccine, bakuna during nung panahon ng kasagsagan ng COVID. Napakalaki namang halaga yata ng teritoryo ng Pilipinas or sovereign rights para ipagpalit sa vaccine. Vaccine. Yan! Naloko na. Diba?
At iran ng mga DD-shit yan. Kagaya ni Spam Risk. Naloko na. Kita nyo? Sabi, araw-araw, oras-oras, matindi ang pangangailangan. Nang ano? Pangangailangan siyaan. Kailangan nating gawin ito araw-araw para sa ating bayan! Kailangan nating magsalita! Naloko na. Spam Risk. Dahil kami tunay na nagmamahal sa ating inang bayan, kaya ito ginagawa namin. Ha? Kayo! Para saan yung ginagawa ninyo? Ha? Para saan? Felix Eason. Diba? Sabi ni Spamrish, oh. Ayan, oh. Oh, kita nyo. Araw-araw, oras. Anong oras-oras? Isang beses nga lang ako mag-live? Naloko na. Isang linggo nga ako nagpahinga? Diba? Palibasa kayong mga didi shit! Wala kayong pagmamahal sa bayan tulad ni Digong. Diba? M-Cut 29, diba? Dapat yung mga lupa nila ni Kibuloy ang ipag... Oh, pinagpalit! Oh, ano? Diba? Oh, ulitin natin, mga kababayan. Oh, lagay natin dyan yung kanyang comment para maging masaya siya. Oo. Sige, attorney. Na ipinaglalaban natin ang ating karapatan dyan. Sa West Philippine Sea. So, tahimik tayo. So, ano kapalit? Yan! So, ano kapalit? May mga natanggap din tayo. Well, lalo na sabi nga ng isang ano rito, may natanggap tayo mga vaccine, bakuna during nung panahon ng kasagsagan ng COVID. Napakalaki namang halaga yata ng teritoryo ng Pilipinas or sovereign rights para ipagpalit sa vaccine. Vaccine. Kita nyo! Yan ang gustong-gusto nila. Eh, total naman daw, nakatulong ang China, mga boss. Oh, di ba? Eh, okay na. Naloko na. Alexander Kabagay, oh, eh, umabot ng 17 trillion ang utang ng Pilipinas ng pandemic. Di makabili ng vaccine. Di ba? Kita nyo? Oo, tama. Hanapin ninyo ang kaban ng bayan kung saan napunta. Naloko na. Oh, General Libra. Itong mga makapili nating mga kababayan tulad ni Spambris na to. Walang pagmamahal sa bayan. Ang mahal lang nila, sarili nila. Naloko na. Sabi ni Justin Colette, sinasakop na tayo, tahimik lang tayo, ganun ba yun? Yun ang gusto ni Digong at ng kanyang mga alagad tulad ni Spamrish. Naloko na. Pos Yolanda na store, late ka na tulad ni Busabos. Oh. Attorney, banata mo. Oo. Na yung pauna nilang ginamit. Yung mga kahit papano, yung mga mangingisda, nung ewan ko lang ha. Ito naman si Boss Rod. Ano ba talaga, Boss Rod? Mukhang kakampi ka ni Spamrish eh. Boss Franz, nandiyan dyan na rin. Diba? Oo, mga walang iya talaga itong mga makapili. Yeah. Kayo ho'y mag-a-agree sa akin. Kasi... Ngayon pa lang, hindi kami nag-a-agree. Hindi. Oh, barahin mo yan, attorney, ha? Karoon tayo dati pa. Yung reklamo ng mga mangingisda dyan, ni hindi sila partner makapangisda dahil nga hinaharas sila ng ano to, ng mga Chino, mga Chinese Coast Guard. Pero, nung naging ganito yung... Naging duwag tayo. Ayun na, pare. Nung pinakita natin duwag tayo, pwede na mag-isda yung mga Pilipino. Ewan ko kung ano yung... Yun ang gusto niyang sabihin, attorney. Kailangan maging duwag tayo. Naloko na. Nandiyan na si Boss Meg. Ha? Kaya, attorney, balata mo yan. Matatawag nyo yung ganitong klaseng ginawang strategy, partner, di ba, ng dating administration. Nakapagbalik sa kanilang pabumuhay ang mga mangingisda. Sigurado ka? Oy! Anong sinasabi?
Yun nga yung ano eh, yun nga yung reklamo nila doon eh, di ba? Pinalabas natin yun, no? Pinangako ni Digong na makakapag, ano, makakapangisda na sila doon. Pero yung mangingisda, ano nangyari? Sabi niya, sumuporta ako dahil naniwala ako na makakapangisda kami. Eh, lalo kaming ginipit sa West Philippine Sea. Ah, naloko na. Diyan, sa Baho de Masinlo. Ah, naloko na. Philip Capitulo. Diba? Oh, kasi umunlad ang Pinas at nabaliw ang mga dutay. Ah, naloko na. Late na naman si Boss May. Diba? Si Boss Rod, hindi niya alam yung sinasabi niya rin. Oo, hindi niya alam. Mm. Tatanggol ha, si Pangol. Sinasabi ko partner lang. Partner! Yeah, pinagtatanggol mo, Boss Rod. Hindi, pinagtatanggol mo. Tatampo na kami. Oh, para at least, timbangin natin. Oo. Pero yung mga mangisda, anong reklamo? Oo. Hinayaan din ni dating Pangulong Duterte na mangisda ang mga Chinese sa lugar natin, sa sarili nating EEZ, sa exclusive economic zone natin. Oo. So, sino mas marami nakukuhang isda? Tayo ba? O yung malalaking vessel ng China? Oo nga, Tony. Mary Ann Curuda, Maria Teresa, Telo, late ka na naman, Balentong. Oo. Mga like kayo, mag-like muna kayo ha, bago kayo diyan magko-comment. Hindi naman tayo ah. Oo. Oh, kahit pumunta ka diyan sa ang tawag doon yung partner niya sa isda, Buluan. Wala nang isda marami. Bakit? Nakukuha ng China. Okay. Dahil inalaw din. Okay ba 'yon, partner? Mm. So just to show the cowardness, partner. Correct. 'Di ba? Mali. Kahit sabihin mo pa, hindi po din ipahati yan. Sinabi na Supreme Court, yung exclusive economic zone, mali ang ginawa ni Pangulong Duterte na i-share. Mali! Basta mali! Mali talaga. Sobrang mali. O, attorney, tama. Ayon ako doon. Mali. Oo, Dennis Mendoza, Boss Mike, daan-daan libo daw ang dumalo sa Maisog. O, naku, chika lang. Tiger Eyes, sorry naman, sorry. Ah, Queen Divine, Boss Mike, oo. Gunggong talaga yan si Dito. Daddy Arwin, oo. Mali yata, mali talaga, mali. O, di ba? Pasok. Ang yaman natin sa ibang bansa, that's unconstitutional. Oo. Di ba? So, ayun, partner. So, maliban dito, partner, sige. Okay na tayo, ha? Marami kasi. Gusto ko tatlong topic ang matake natin. Sige, partner. Okay na tayo sa West Philippine Sea, mga kayubi, ha? Okay na, attorney. Okay na! Naloko na. Dahil mahaba na rin yung ating biyahe. Oh, nandyan na rin si Dana Kasod. May, Boss May, nakahabol pa rin. Oh, Bernard de Guzman. Si, ano, Tataga Japan. Yan talaga ang side ni Mr. Rod. Pang balanse, ika nga, bahala na si attorney sa opinion. Miss Montreal, Boss Nior, Philip Capitulo, galit na galit si Derek Preddy. Siya pag didibang kaya, Pink Canor, ano, Jimmy De La Cruz, shoutout po sa inyong lahat. Opo, maraming salamat sa pagsama ninyo. Si Spam Race na DDS, thank you po sa pagpunta. Opo, ha? Syempre, mga kababayan, muli, ano po? Lord Glenn, hindi sayang ang oras. Thank you naman. Dennis Mendoza, Boss Mike, thank you. Muli, Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin sa ating lahat. Siyempre, huwag niyong kakalimutan, bago kayo umalis, isang pindot lang ng like. Ano po? Oo, Aida Pablo, late ka na. Oo, ha? Oo, late ka na. Sabi ni Aida Pablo, naimbag nga rabi, Boss Mike. Ngayon lang ako nakapanood ng live mo. Laging replay. Oo, okay lang po yan. Boss Nilda, Boss Mio. PBBM lang malakas. Oo, ha? Muli. Oo, maraming salamat po. Ang like, huwag niyong kakalimutan, ha? Sige na. Natutuwa na nailalabas kahit bahay tago. Parang kinabukasan at araw na panibago. Na naiintama sa mali kapag hinalo. Mabuti ang mabuhay. I'm a
di natapakan ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, tayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makalakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problema ang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkatliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila ay natutunang maayos. Kaya kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman.